Maglilinis tayo ngayon ng throttle body ni ADV-160 natin. Almost 11,000 kilometers na yung tinatakbo nito, kalilinisan ko na. Yung pagdumi ng throttle body kasi depende yan sa dinadaanan nyo. Kalimbawa, mag-abok sa dinadaanan nyo, mas mabilis yan dudumi. So kay Honda Beat ko tsaka kay Honda Click, 10,000 kilometers ko din sila nililinisan ng throttle body. Para sigurado na laging malinis. Baklasin na natin muna yung mga kailangan baklasin. Baklasin natin itong throttle body na ADV. Ito unahin natin. Itong cover. Pilin natin itong breeder hose ng head. Pustangin natin itong cover para ma-access natin itong throttle at reverse cable. Medyo mahirap siyang alisin pero pwersa inyo na lang, hilahin nyo. Throttle at return cable, 12mm wrench. Ito. Discartan nyo lang, medyo masikip eh. Lugan lang natin to. Salusin natin. Yung isa naman sa ilalim. 12 din. Counterclockwise ang pagluwag. Pag nakarap sa'yo. Natanggal na isa. Yan. Tatanggalin din natin to muna. Hose ng airbox. Hugan lang natin to. Itong fuel line hose, hindi ko lang bakit ayaw mahugot. Pero ganito kasi yan. Press nyo to. Tapos angatin nyo yung ganyan. Yan. Kaso ito ayaw mahugot. Matanggal. Tatanggalin na lang natin yung injector, no? Dalawang 10mm dito sa injector. Tapos isang 10mm dito sa bracket ng fuel line. Ito maikse. Dalawang mahabay sa maikse. Tago nyo lang to. Tanggalin din muna natin itong socket. Ito pala, may socket. Press lang natin to. Ito sa ibabaw. Tapos hila pataas. Pag nag-click. Yan. Press dito, hila pataas. Bunutin natin yung injector. Meron yung o-ring, ingatan nyo. Yun, naiwan doon yung o-ring. Tanggalin natin mamaya. Bunutin din natin itong dalawang socket ng sensor set. Ito. Press din, tapos hila. Press dito. Click, hila. Yan. Tapos itong auto-choke, press hila. Press. Then hila. Yan, tanggal na. Dalawang 10mm ulit sa intake manifold nito, itong dalawa. Ito, size nito ay mahaba. Hindi kayo malilito pag babalik ng mga bolts. Magkakaiba sila ng sizes. Yan, sa intake manifold. Mahaba. Tanggalin natin itong throttle body. Ito meron tong parang gasket dito na makapal. Ingatan nyo ito. Yan. Ingatan nyo lang yan na ma-displace. Tapos silahin na natin dito. Yan. Tanggal na yung throttle body natin. Ito takpan lang natin. Para hindi mapasukan ng dumi. Yan. Ito na yung throttle body ni ADV-160. So konti pa lang yung dumi nya. Yan, malinis pa. Siguro pwede pa ito hanggang 15 to 20,000 bago linisan. Pero dahil nabaklas na natin, linisan ko na. Pansin ko dito wala na siyang air screw. Yung adjacent ng minor. Paghiwalay muna natin itong intake manifold sa throttle body. Meron niyang ayan, dalawang bolts. 8mm. Gamit tayo ng impact wrench. Tsaka ito isa. Ayan, tabi lang natin to. Ayan, iwalay na natin yung throttle body tsaka intake manifold. Ah, pwede palang paghiwalayin to. Ayan o.
Tinanong natin yung tropa natin sa Honda Dawag-Wanson, si Mark. Huwag ko na raw paghiwalayin to. Mahirap daw talagang paghiwalayin. So, linisan na lang natin to. Matibay naman yung goma na yan, makapal eh. Hindi yan basta-basta mag-expand. Tsaka naiipit naman yan ito. Pwede rin siguro kahit basahan. Pero linisan ko na ng degreaser. Hindi naman yung mag-expand. Makapal. Sobrang kapal nung itong pipe inlet na to. Ito nung mga sensor. Itong auto-choke tsaka itong sensor set. Tatanggalin natin to para daw hindi mag-malfunction pag nilinisan. Ito pansin ko nakalutang yung ano, yun, pasok sa loob. Pero baka pasokan ng degreaser. So tanggalin na lang natin. Itong auto-choke tanggalin natin. IACV. Meron syang tatlong screw. Hanapin nyo lang yung kasukat na screw para hindi malolos thread. O hindi masira yung sutan nya. And dali lang naman syang tanggalin. Yung tatlong screw. Natin yung size nya kung magkakasukat. And magkakasukat lang sila. Magkakasukat lang naman. Same size lang. Lain lang natin tong auto choke or IACV. Ayan. Ito, punas-punas na lang to. Meron din sya mga dumi dun eh. Yan. Ito yung nagko-control ng idle pag cold start. Ito namang sensor set. Yan, may dalawa lang na screw. Parehas mahaba, same size. Punutin natin tong sensor set. Yan. Ito, punas-punas lang din. Tapos tanggalin natin itong mga o-ring para pag nilinisan natin, hindi sya mag-expand. Yan, o-ring. Tapos itong o-ring dito, tanggalin din natin. Punas-punas lang yun. Tapos ito, pwede natin linisan ng degreaser. Yan, yung loob na yan. Mga butas-butas na yan. Tsaka ito, intake manifold. Ito pa lang o-ring ng injector, tanggalin din natin. Goma din kasi yan. Isa natin ito ng degreaser. Dumi-dumi na rin ng konti. Pwede rin dito gasolina. Ito naman tayo sa throttle body. Dumi na din, no? Bukain lang natin to. Sa lahat na makita nyo may itim, nisan nyo. Kailangan matanggal lahat ng itim. Sundutin pa natin yung mamaya ng cotton buds para mas malinis. Yung mga butas-butas na yan. At ng mga butas, sundutin natin. Ito. Dumi oh. Na malinis natin yung mayigi. Ang butas. Sa ganyan ko lang linisin to, tapos okay na to. Cotton buds lang, linisan nyo lang. Tanggalin nyo lahat ng itim. Yan, okay na, nalinisan ko na. Mga sulok-sulok, lahat ng butas, ang air passages, malinis na. Patuyo ko na rin yan. Nasa nyo lang kahit basa, no, tissue. Ang maganda may blower, hanginan nyo. Para tuyon-tuyo. Okay na rin. Malinis na. So, ito mga to, pinanasan ko na lang ng tissue. Para malinis-linis. May mga orientation naman niya kaya hindi kayo malilito. Yan. Napin nyo lang yung pwesto niya. Dito sa TPS sensor set. So, meron pang isa dito. Yan, mga o-ring. Bitin natin itong sensor set. Pag ganito yung orientation niya. Yung butas. So, shoot dun. Yan, na-shoot na. Lang tayo sa auto choke. Yan pag ganito ang orientation.
Yan pa ganyan. Huwag nyo kakalimutan yung mga o-ring. Napagalapat na, konting higpit lang. Hop. 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 Ito pala importante. Bago nyo higpitan tong sa sensor set, push nyo siya pababa dito. Malugalog kasi yan. Yan. Pag ginanyan nyo yan, gumagalaw-galaw. So, bago nyo higpitan, dapat nakapush dito. Ito, push nyo ganun. Downward. Para hindi magluloko yung menor nyo kasi. Ayan, ito. Pag ganun ang galaw nyan. So, kailangan nakasagad dito. Yung loob. Push natin pababa. Ayan, push pababa maigi. Sa natin higpitan. Sa itong higpit lang. Up. Up. Kabit na natin itong intake manifold. Ito may orientation yan. Hindi mo kayo magkakamali dyan kasi hindi yan papasok. Pagbaliktad yung lagay nyo. Ayan, ganyan. Huwag nyo kalimutan yung o-ring. Ito yung dalawang bolts nya. Paglapat na, birahin lang natin ng impact wrench. Sakto lang din. Ayan, okay na yan. Itong o-ring ng injector, balik natin. Higyan natin ng konting langis. Konti lang, para pag pinasok natin yung injector, siya madadamage. Higyan natin yan dito. Ayan. Ito, huwag nyo kalimutan higpitan. Itong dalawang to. Make sure na mahigpit. Ito, huwag nyo rin kalimutan to. Kailangan na andyan yan. Tsaka yung o-ring nya, may o-ring yan. Ayan o. Suot muna natin siya dito. Sa hose, sa puntang airbox. Ayan, pag nakasuot na, saan natin siya i-align dito. Tapos yung dalawang mahaba na bolts dito. Hand tight lang muna. Then mm. Alternate lang. Torque natin siya ng 7 Newton meters lang. Pakiramdaman ko lang. Hop. Hirap lang di kasi siya. Yan lang. Lang, hindi ko may torque, hindi abot. Kailangan ko ng mahaba na socket na manipis. Kasi wala ko nun. Tansya na lang muna sa ngayon. Up. Pa, taas pa. Up. Pa ta. Up. Ano kaya nan? Tapos yung injector, kunin natin to. Saksak natin siya dito sa injector. Yan. Pasok natin dyan. Sa ating kabit. Para lapat na lapat siya. Tapos yung bracket, ito. Dito yan. Balik natin dito. Yan. Ito, may to-torque natin to. Sa taas eh. Yung kanina kasi hindi cash siya na. Ito, try natin i-torque ng 7 Newton meters. Mas abot. Up, yeah. Itong bolt ng bracket, may natin kabit to kasi tatanggalin pa natin yung ECT sensor. Engine coolant temperature sensor, nandito yon. Kasi magre-reset tayo ng TPS mamaya. Itong sa hose, sigpitan na rin natin ito. Ano, okay na. Tapos kabit natin yung throttle and reverse cable. Natin dalawa. Ito makapansin nyo, yung isa mayroong ganito, may rosle. Ito yung nasa ibabaw. Itong isa nasa ilalim. Susuot ko lang yan dito, mayroon naman yung suotan. Ito, hindi nyo lang kita siguro, pero may suotan yan dito. Tapos, press natin. Yan. Tapos, gaganan natin. Bitan natin to. 12 mm. Saktong higpit lang. Op, yeah. Itong isa naman, yung sa ibabaw.
suot lang din natin dito, may butas. Tapos ipalibot natin doon sa loob. Ayan, ganyan. Strike natin dito. Dito yung kinakalangan niya. Kaya meron niyang ganito. 12mm din. Okay, okay na. Testing. Strattle. Goods. Kabit naman itong cover. Pag ganito yung orientation niya. Pag ganyan. Ito parang medyo mahirap ikabit eh. No? Tsaka mahirap din tanggalin kanina. Ayun. Push lang pala. Napasuit nyo dito. Balik nyo to. Breeder hose. Yan. Tapos yung tornilyo. Dito sa ibabaw. Tapos ako naikbit lang. Hop. Okay na. Tanggalin ko muna itong mga sensor sa mga clip niya para ma-access ko yung ECT sensor doon para sa pag-reset natin ng TPS. Kaya ito hindi ko muna kinabit. Yan. Ito may clip to dito. Tanggalin ko lang. Sa ilalim kasi nakatago. Mahirap i-access. Yan, clip. Ito. Ito yung ECT sensor. Ito. Yan. Tatanggalin ko na rin itong isa. Clip din dito. Parang madali kong mabunot. Balik muna natin to sa IACV auto choke. Tsaka itong sensor set dito sa ilalim. Yan. Magche-check naman tayo ngayon ng error code muna bago tayo mag-reset ng TP sensor. Ito yung gagamitin natin pang check ng error code. 6-pin SCS connector. Ito sa may battery ito. Press nyo lang to. Yan, tapos bunot. Tapos kapit natin dito. Ito may orientation din to. Check natin kung may error code. Make sure na nakasaksak lang ito sa sensor. Ito pa, hindi pa natin saksak to. Sa injector ito. Yan, saksak natin to. Double check. Saksak lahat. Yun, after natin masaksak yun, ng SCS connector, gawa natin yung ignition. So, kapag wala siyang error, kita nyo itong check engine ito. Naka-steady lang siya. Yan, naka-steady lang dapat. Ngayon, kapag halimbawa, nagbi-blink-blink yan, ibig sabihin, may error na na-register sa system, kailangan natin i-delete ngayon yun. Pag di-delete niya, di-demo na lang natin. I-on natin yung ignition, tapos within 10 seconds, kailangan mabunot natin yung sa SCS connector, tapos ibabalik ulit natin siya. O, bunot, balik. Within 10 seconds na i-on natin yung ignition. So, on ignition, bunot SCS connector, balik. Kailangan within 10 seconds. Pagka ganyan yan, automatic yan, ububura na yung fault code nyan. Yun yung pagdi-delete ng fault code. So, yung una, check muna. Tapos, halimbawa, kung may error, kailangan maayos nyo muna. Make sure nyo na naayos nyo na. Saka nyo lang siya i-delete. Parang na-store kasi yun sa ECU natin. Proceed naman tayo ngayon sa pag-reset ng TP sensor or TPS. Press ko lang sa ilalim. Ito yung isang kamay gamit ko. Yan, narinig niya, mag-click. Tapos tsagayin yung i-bunot eh. Ayan, tanggal na. Ayan. Ito yung ECT sensor. Ayan. Ito yung short natin para ma-reset natin yung TPS. Bago natin i-reset, well, siyempre, balik natin itong mga sensor na tinanggal natin. Ito lang naman itong auto-choke tsaka itong sa sensor set. Check lang natin. Sensor set.
Itong auto choke balik natin. Guys, natin yung ano niya, pwesto niya. Madali lang kasi pag ibabalik mo lang. Yung pagtatanggalan talaga mahirap yung access. Yan, kaya ko naman yung dukutin na. Pag ibabalik ko itong ECT sensor. Ngayon, kuha tayo ng pan-short nito. Dapat naka-short din itong sa SCS connector. Ito, dalawang pin lang to, paper clip lang gagamitin natin pang short dito. Itong pag-reset nito, ginagawa lang to kapag naglinis kayo ng throttle body. Reset ng throttle position sensor. Ito. So, short natin itong ECT sensor yan. Magamit ka paper clip. Yan, suot natin. Na-short na siya. Tapos, naka-short din yung dito sa ICS natin, DLC. Data link connector, ICS connector. Tapos, para ma-reset natin yung TPS, on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin yung sa ECT sensor. Ito. Within 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Magbiblink yan na mabilis. Receiving nung reset na ginawa natin sa TPS. Ito, binunot ko. Within 5 seconds, bubunutin. Tapos, off nyo na. Tapos, ibalik natin na itong sensor. Ito. Yan, nakabit ko na. Balik na natin yung mga clip. Ito. 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 Second tornilyo dito na 10mm. Okay, quit lang. Make sure na maayos yung pagkakakabit ng lahat na ang tinanggal nyo. Ano kayo naman kung ito. Check ulit natin kung mayroong error code. On ulit natin. Dapat steady lang yung check engine. Steady lang siya. Wala siyang error code. So, okay na yan. Pwede natin tanggalin ngayon itong sa ACS connector. Yung binili ko sa Shopee. Yan. SCS connector, 6 pin. Balik natin tong cover nya. Yan, wala na yung check engine. Tinanggal na natin yung SCS connector. Yan, i-idle naman natin sya for 5 to 10 minutes para mag auto-tune sya. Yung makilang initialize. Kapag initialize yung ano eh, sa bitad click yung pinupull throttle. Yun yung pag-initialize na. Ito, wala nang ganun. Auto-tune na siya. O, maganda, i-idle natin ng 5 to 10 minutes para ma-register yung mga ginawa natin. Halimbawa, naglinis nga tayo ng throttle body. O, ba, may pinalitan tayo dito mga sensor. Reset natin yung TPS, tapos check na or erase code. Tapos, i-idle natin para mag-auto-tune siya. I-idle ko na lang to. Habang kinakabit ko yung mga pyesa. Yan, okay naman yung idle natin. Stable naman siya, walang problema. Hindi nagpa-fluctuate yung idle. Balik ko na lang yung upuan nito, tapos test ride natin. Test ride. Yan yung pag-idle pala ng 5 minutes para yan mag-auto-reset yung ECU na ADV. Hindi kasi nare-reset manual ito. Although hindi ko alam kung gumagana talaga yung reset sa diagnostic tool. Kay ADV 160 tsaka kay PCX ganun din eh. Auto-reset. Wala siyang manual reset na yung pinipiit yung throttle, yung full throttle. Kagaya ng kay bitat click. Itong sa atin, hindi ko masyado maaramdaman yung improvement once na nalinis na yan kasi hindi pa naman siya ganun kadumi talaga. Although may mga dumi na siya, kaya nililinisan ko na. Hindi ko na iniintay na dumumi ng sobra na tipo na malakas na sa gasolina kasi barado na yung mga air passages. Yan ang isang sintomas niyan eh, pag sobrang dumi. Tapos yung idle, unstable na, minsan sobrang baba ng idle. Kaya 10,000 kilometers pa lang, naglilinis na talaga ako ng throttle body. Kay Honda Beat, kay Honda Click, ngayon kay ADV. Para ma-maintain ko siya na malinis. Ang importante diyang malinis, yung mga butas-butas na yon, mga air passages. Yun talaga kasi yung dumudumi, yung labas hindi gaano.
Pero pag sabihin natin na 20,000 siguro, tapos magabok lagi sa dinadaanan nyo, posibleng sobrang dumi na nyan kapag umabot na ng 20,000 kilometers. Yung as in black na yung loob mismo, no, yung manifold, tapos yung flap ng throttle body, itim na yon pag ganun. Lalo pa kung halimbawa nakaano kayo, yung hindi stock na air filter, yan, mas mabilis yung dudumi yung throttle body. Isa din yun sa downside nun. Kaya hindi ako gumagamit nun eh. Stock air filter lang ginagamit ko. Kasi salang-sala talaga yung mga gabok nung paper element ng stock na air filter. Kayang-kaya nyo rin naman gawin yan basta kompleto kayo sa tools. Madali lang naman siya, konti lang naman yung babaklasin, yung pang-reset. Lilink ko na lang sa description din yung mga ginamit kong tools, pati yung SCS connector, yung pang-reset natin ng TPS at pag-check erase ng fault code. Sa improvement naman, back to normal na, kumbaga fresh na fresh yung throttle body nyo. Ang ganda ng higop ng hangin yan. Solid na solid. So, mas maganda yung performance pag malinis. Pero sa case natin, minimal pa lang yung dumi, kaya hindi natin ganong ramdam yung gain niya sa performance o yung pagbalik ng dating performance. Siguro minimal meron. Meron pa rin naman yan. Kasi may dumi pa rin na natanggal tayo eh. So, once na malinis ang isang bagay, mas maganda ang performance niyan. Pagdating sa mga piyesa ng motor, syempre. Naman akong nakaramdaman kakaiba. Okay naman yung ginawa natin. Hindi ba naglo-loko yung minor natin, stable na stable pa rin. So, gawin nyo lang yung technique na ginawa ko dun sa pagkakabit ng sensor set. Ganyan din sa Honda Click, yung TPS. Pupush mo para nakasagad siya dun sa kabitan ng flapper. Para hindi mag-unstable yung minor. May tambay kami ngayon ng ano eh. ADB 160 Pampanga. Tatagpuin ko sila doon sa may Mabalakat gate. Try natin top speed dito pag maluwag mamaya. Ikot muna tayo. Papagas din ako eh. Yun palang injector natin, kaya hindi na natin nilinisan kasi naglalagay ako ng Honda Carbon Cleaner every 3,000 kilometers. Bali yun na yun, naglilinis ng injector natin. Pero optional naman yan, pwede kayo magpalinis ng injector. Meron kasi na yung mga machine sa mga motor shop, meron mga ganun. Pwede nyo rin palinisan, pero depende na sa inyo. Ako kasi Honda Carbon Cleaner ang ginagamit ko talaga. So okay naman yung mga injector ko kay Honda Beat, kay Honda Click hanggang ngayon. Mataas na rin ang mileage ng dalawa na yun. Kaya na lang gagamitin ko kay ADB. Never pa ako nagpalinis ng injector. Kaya natin top speed. Walang yukuan. Dami na agad sasakyan. Pero mas suwabe siya. Pakaramdam ko lang. Oh, tama na. Sakyan na. Pero suwabe pa rin sa duluhan. Eh, luwag oh. Luwag. Ako dito, papagas ako. So, yung mga link ulit ng mga ginamit ko na tools para kung sakaling gusto nyo kayong maglinis ng throttle body nyo, orderin nyo na lang sa Shopee. Mas prefer ko kasi na ako na yung gumagawa ng mga maintenance ng motor ko para less gastos din syempre. Dito matapusin yung vlog, diretso na ako dun sa meetup place namin, Tambike with ADB 160 Pampanga RT.